Good morning uli mga kaklase. Pag-usapan natin ngayon yung simpleng mental at physical condition ng mga panlaban nating manok. Pag sinabi natin physical, iyan yung pagbibigay ng exercise, tamang pagkain, nutrisyon, at saka yung mga pagpapagalaw sa manok. Ngayon, pag sinabi naman nating mental, kailangan yung mga panlaban nyo hindi nai-stress. Tapos, sanayin nyo sa magpalakad sa grada na may ilaw. Pag nilaban nyo siya sa bungan, hindi tumingala. Tapos ganyan, kailangan meron silang narinig na medyo maingay. Yan, maglagay kayo ng radyo sa kondisyonan nyo ng mga manok. Yan. Yan yung tinatawag natin mental, yung hindi sila nagugulat. Kailangan kasi yung mga manok nyo hindi mailap, hindi takot sa tao, lalo na pag kayo nagsisigawan na. Yan. Yun yung mental. Pero yung physical condition, hindi naman ganun kahirap, ano? Kailangan lang sa atin, masipag tayo tsaka matyaga tayo sa manok. Ang magandang simpleng gawin pag naghahanda ho kayo, kunyari 21 days o isang buwan, yung tinatawag nating rotation. Yan. Yung rotation, lagay nyo sila sa ganito. Yan. Tayo muna natin yung radyo. Maingay. Yan, lagay nyo sila sa ganyan, sa gradas. Tapos, susunod na araw naman, o dalawang araw, nasa inyan, i-cord nyo naman sila. Yan. Cord nyo. Tapos, at least once a week, ibitaw nyo. Pag binitaw nyo sila, maaari, yung may ilaw din na ganyan, no? Yan, may ilaw. Para sanay silang lumaban ng may ilaw. Kasi minsan sa sabungan, inaabot tayo ng gabi. Yan. O yun na nga. Pag galing nyo sa palakad, sa gradas, i-cord nyo. Dalawang araw. Tapos, dapat may ganito kayong pipin. Mataas. Kasi, para malakas ang balikat nila. Tsaka yung bewang nila. Yung balance nila. Pag lumipad sila, yan. Yan lang, rotation. Pagkatapos, kung wala kayo nung paspasan, yung mais, kahig nyo na lang. Pwede na rin ho yun. Sa pagdating naman sa sinabi nga sa inyo, pagdating sa mental conditioning, yung iba nagbibigay pa nga ng inahin kahit na isang beses para makalma yung manok. Nasa inyo na lang ho yun kung gusto nyo gawin yun. Pero pwede rin, no? Kaso lang, baka lalo lang ma-stress. Nasasanay ho sila. Lalo sa madaling araw, pwede nyo silang pailawan. Ngayon, pagka nag 21 days condition kayo, o isang buwan, depende sa inyo, siguruhin nyo na maganda yung pahingahan ng manok nyo. Maganda yung pahingahan nyo. Ayan, na yung manok nyo, hindi
hindi masyadong maiinitan pag pinapahinga nyo sila. Kung mainit, maglagay kayo ng ventilador sa manukan mo pag sobrang init. Pwede nyo naman paandarin nyo ng hindi na kayo steady. As ayun nga, pilitin nyo magkaroon ng ano, ng ganito. Yan. Holding. Para yung manok nyo, pwede nyo ipahinga dyan. Sanayin nyo. Sanayin nyo yung manok nyo na nagpapahinga sa ganyan para pagdating siya sa bungan, eh hindi ho kayo, hindi maninibago yung manok nyo. Tapos, sanayin nyo rin sila na ilagay sa kahon. Ganito. Yan. Ilagay nyo sila dyan. Kasama ho yan sa mental condition nyo. Ilagay nyo sila dyan kahit mga isa, dalawang oras. Yaan nyo matuto silang ilagay sa loob ng kahon sa biyahe. Tapos, yun nga, yung mga vitamins. Eh, mapapanood nyo naman nyo yan ang mga palabas nyo yan. Ba't ibang klaseng vitamins tulad ng B12, yan, mga cyano cobalamin para sa dugo na manok, mga iron, ano na lang nyo yan, makikita nyo yan sa mga palabas nyo yan. Napakarami ng educational na palabas ngayon na hindi katulad nung araw na wala kang makuha na ng impormasyon. Yan. So, sa nutrition naman, no, eh, basic lang, pellet. Tapos, pwede rin magdagdag kayo ng yung pellet nyo, eh, tatlong takal yung pellet nyo. Depende sa sukatan ng pagkain nyo. Eh, isang takal naman yung pellet. Yung tatlo, yun yung conditioner. Yung grains, kung tawagin. Tapos, yun nga, yung mga pangkaroon yung mga ito, maglagay kayo ng oatmeal. Ganda rin sa manok to. Yan. At least, dextrose once a day. 21 days keeping. Yan. Tapos, kung wala ho kayo nung gatas na medyo mahal kasi yon, yung mga nasa Tetra Pak, ready to drink na gatas na ano, mga Bear Brand, pwede rin ho yun. Kaso lang, pag binuksan nyo, eh, masasayang kung konti lang yung ano. Magbigay din ho kayo ng, ano, ng wheat germ. Maganda rin ho yung wheat germ para madigest nila yung ano nila, yeah, wheat germ. Para ma-digest po nila yung kinakain nila. And medyo magastos lang pagka nagkukondisyon, kaya sakripisyo rin. Pwede, maglagay din po kayo ng saging. Yan. Tansyahin nyo na lang kung ilan yung inaandaan yung manok. Tapos, nilagang itlog. Yan, makakatulong mo yan kasi pagpagaan. Yan. So ganun lang naman ang paghahanda ng manok. Sa bandang huli nga, common sense lang talaga eh. Wala nga pag medyo babantayan nyo yung manok nyo, tingnan nyo kung mukha ba silang masigla, maganda kumilos, yan, mapula yung mga muka, yung gilid ng paa mapula. Tsaka, kumbaga, pag hinihipo nyo, talagang medyo bukang-buka yung katawan na medyo magaang. Yan. Pag naganda kayo, matututunan nyo na rin ho yan. Sa sarili nyo na lang, ano yan. Basta, pairalin nyo lang ho yung common sense, sipag, tsaga. Yan, huwag ho kayong, kahit minsan medyo salbahe, huwag nyo papatulan yung manok nyo kasi lalo lang may stress yun pag salbahe na tapos papatulan nyo pa, eh pangit. Importante yun sa manok yung malamig ang ulo nila pag nilaban nyo.
Sa gamot naman, yung iba nag-i-inject. Ano na ho yan? Desisyon nyo na ho yan kung gusto nyo gumamit ng ganun. Pero wag ho kayo gagamit ng mga injectable kung hindi nyo kabisado, ha? Imbis na makabuti, makakasama pa ho yan. Sa opinion ko lang, ha? Mag-oral na lang ho kayo. At least, pag sumobra, idudumi lang ng manok niyan. Medyo mura pa. No? Tanong lang ho kayo sa mga binibilan yung mga ano, poultry store. Alam mo nila yan. Yung mga basic na vitamins para sa manok. Basta common sense lang ho yan. Common sense, sipag, taga. Pag meron kayo ng mga ganyan, tapos maayos yung manok nyo. Unang-una, pag yung manok nyo, alam nyo medyo may kahinaan, eh huwag nyo na hong piliting iaasa pa natin sa swerte. Kailangan matuto tayo umamin na yung, kung ano yung kakayahan ng manok natin. Minsan kasi, pagpalahi natin, kahit mahina, nalaban pa rin natin. Kasi nga, naano natin, baka pag may tari, iba palo. Eh iba na ho yung sa bitaw pala, magaling na. Pero minsan, meron ho talagang ganun, mahina sa bitaw, pero pag nabakalan, eh magaling. Basta tandaan nyo, pag maghahanda kayo, dalawang aspeto lagi, physical at saka mental conditioning. Yan. O, pagkaya ni nasunod nyo, malaki chance na manalo yung mga alaga natin. Tapos bigyan nyo sila ng tamang pahinga. Ayon sa panahon, ha, pagka medyo mainit, ipapahinga nyo sila sa tanghali. Yung last 3 days kung tawagin. Yung last 3 days, so papahinga nyo sila pag mainit ang panahon. Lalo na yung talagang yung manuka nyo ay mainit. Kailangan medyo presko yung paglalagyan nyo. Pag tag-ulan, ganun din, no? Kasi bawal sa manok ang nahahamugan. Yung naanuhan ng tubig ulan, naanggian. Yung hamog sa umaga, okay yun. Pero yung anggi ng ulan, hindi. Makakasama ho yun. Tapos yung pag-handle nyo sa manok nyo, pag yung malapit na yung laban, ingatan nyo, wag yung basta kinukuha nyo lang, nagagalit yung manok. Kumbaga yung last 3 days na yan, napaka-importante ho niyan kasi diyan na po pumapasok yung pointing. Yung mga manok nyo, kailangan, pag dinala nyo lang sila sa labanan, sa gradas na, kailangan na pointed sila. Ibig sabihin yung maganda na yung yun ay pinakamagandang kondisyon nila yung oras na yun. Madali nyo malalaman yan. Tingnan nyo yung ipot nila. Kailangan na ipot nila tamang-tama lang yung naglalangis. Hindi yung sabog. Hindi yung parang nagkukurso. Wag ho yung ganun. Matubig ho yun, mga ganun. Yung pagpo-pointing, mahirap din yung matutunan yan. Matututunan nyo yan sa experience nyo na lang, sa paglalaban nyo. Yan. Tapos, yun nga, yung paglalabanan yung sabungan, kung maganda na yung kondisyon nyo, physical tsaka mental, pagdating yung sabungan, kailangan maganda rin yung paglalagyan nyo ng manok. Hindi yung nauusukan yung manok, kasi minsan may mga sabungan na may mga usok yan, yung balahibuan, lumayo ho kayo sa mga ganun lugar. Makakasama ho yan, tapos inaarawan yung lugar, yung paglalagyan nyo ng folding nyo. Tapos medyo maingay, maraming naninigarilyo. Imbis na makapahinga yung manok nyo, yan, magbaon na rin kayo ng mga ano, ng kumot para sa folding. Yan, mga ganyan nyo, yan. Para yung manok nyo makapahinga na maayos. Pag naglaban na kayo, siguruhin nyo kung lalabanan nyo, ulutan. Yung mag-uulot sa inyo, kung hindi kayo, may taga-ulot kayo, kailangan mahusay mag-ulot. Sayang yung pagkukondisyon nyo kung pagdating sa oras ng laban, malalaban kayo sa malaki. Nagabiyado kayo nun. Ngayon, kung derby, okay lang kasi timbangan ho yung derby.
Pero sa mga tulad na ordinaryo natin mga kaklase, hakpait-hakpait lang, kailangan magaling yung mag-uulot nyo. At isa pa, kailangan magaling yung tatari sa inyo. Huwag ho kayo magtitipid sa mananari. Manap kayo ng magaling na mananari, kaibiganin nyo. Pagka iba yung ano eh, iba yung pera-pera lang eh. Iba yung mananari, talagang kaibigan mo, barkada mo. Yan, kasi kailangan ho yan. Mag-uulot, mananari, yan. So, physical, mental conditioning, nagawa nyo na, pagdating nyo na sa bungan, ulutan ng labanan, magaling yung mag-uulot nyo, lamang kayo sa laban, magaling yung tatari sa inyo. Eh, swerte na lang, konting swerte na lang ang kailangan natin para mairaos natin yung panalo. So, ayan ha. Basta, tandaan nyo lang, common sense. Sipag at tiyaga, ayan lang ho yan. Ngayon, pagka physical and mental conditioning, eh, okay na yung mga manok nyo doon sa aspeto na yon. Eh, siguruhin nyo, magaling yung mag-uulot. Tsaka yung tatari sa inyo. Ayan. Pati yung magbibitaw. Pag-aralan nyo na rin ho yan. Susunod, pag-usapan natin yan. Yung pagbibitaw at saka pag-ihiting. Maganda rin yung pag-usapan yan. At saka isa pa, kailangan suportado kayo ng pamilya nyo pag naglabang kayo. Saka yung itataya natin sa mga mamahal nating manok, eh, ano yun ha? Kumbaga, hindi pambayad ng ilaw saka pambayad ng bahay ha? Huwag yun. Kasi magagalit yung mga asawa natin pagka na-disgrasya. So, ayan, good luck sa inyo mga kaklase pagbalik ng laban natin. Ha? Sa ngayon, online. Eh, ako, hindi ako ano dun, hindi ako nag-enjoy sa online. Sugal na talaga dating nun eh. Maganda yung sarili natin, manok. Ayan, so hanggang sa susunod mga kasama.